Okay, hello guys, welcome to my channel. This is Eunice. For today's video ay gagawa po tayo ng dosing tangkwa. Ito po ay tangkwa. Ito ang tangkwa. Ang tawag sa amin dito sa Bicol ay tangkwa, pero sa ibang lugar ang naririnig ko nito ay kondol. So hahaluan ko po siya ng pili nuts. Okay guys, ayan, ipapakita ko sa inyo kung paano diapin ang pili nuts. Okay, ito na yung nagawa natin, yung biniak natin yung pili nuts. So, papakuluan na natin siya, guys, para mabalatan na natin siya. Okay, 15 minutes siguro, 10. Pwede na siya. Basta isang kulo lang siya, guys. Pwede na natin siya tanggalin sa kalan. Okay, at bibiakin na rin natin yung tangkwa para kayurin na lang natin. Sa amin kasi sasalitang kayurin yung yayadjarin. Okay, bahala na kayo dyan. Basta, bibiyakin ko siya, tatanggalan ko siya ng buto, at saka ko siya iyayadya rin. Okay, guys. Okay, ayan, binibiyak ko na. Pagkatapos dyan, guys, tatanggalan mo yung laman yan, yung buto. Okay, para makayod natin, yadya rin natin yan ng mabuti. Para hindi kasi siya, para manipis lang siya, guys. Okay, ito siya, guys. Oh, kung paano yan, malinis na siya. So, ito, papakita ko sa inyo kung paano yan yadya rin. Ayan, ganyan po yan. Para pino, tsaka maliliit lang siya. Para pag pinakulo natin siya, guys, malambot. Ang gusto ko nito sa tangko ay yung pag kinain ko siya malambot. Kasi may iba kasi nagluluto niyan, medyo parang matigas, tsaka sticky. Ayoko naman ng ganun. Ang gusto ko yung may sa parang may sabaw din siya. Masarap siya, guys. Panghimaga, sa mga piyestahan, hinahanda ito. Okay? So, maya-maya, ipapakuloan natin siya pag natapos na natin siya nyo dyan. Ayan na po yung kinalabasan, pagkatapos ko po magyadyad ng tangkwa. Ganyan po ang itsura niya. So, ilalagay na natin siya sa kawali at lulutuin na natin siya. Ayan. May sarili din po yung tubig. So, hindi muna ako naglagay sa una. Pakakulo po niyan. Nawawala na rin yung sarili niyang tubig. Pero, maya-maya, naglagay na rin po ako ng dalawang tasa yung dinagay ko na tubig dyan para lumambot siya masyado. Okay guys, ganyan po yung itsura niyan. So, haba po nagpapakulo ako noon, nagtunaw na rin po ako ng asukal. So, kailangan pong tunawin niyo yung asukal sa mainit na tubig. Para huwag nyo pong idadirect yung asukal na ilalagay nyo po doon sa pinapakulo nyong tangkwa. Kasi po magiging itsura nyan ay mauupo sila. So para magdidikit-dikit sila. So dapat po, paglagay nyo doon sa tangkwa ay liquid na rin po siya ng asukal. Yung tinunaw nyo na po na asukal. Para hindi sila magdikit-dikit. Ayan guys. Ganyan po siya. Tunawin niya po siya masyado para hindi sila magdikit-dikit. So, ayan po.
Okay guys, tapos na yung linuto nating tangkwa, candy tangkwa. Ito po yung itsura niyan. Kaya po siya naging brown. Nagdagdag po kasi ako ng kalahating kilong asukal na brown sugar. Kasi po nagkulang siya, hindi siya masyado matamis. Okay guys, pero nasobra na rin po ng tamis. Pero mas gusto ko pong ganito. Kasi ipapalaman ko lang naman po ito sa tinapay. Panghimagas na rin kung nakakain tayo ng mga matatabang ulam. So, kumain ka po ng matamis, panghimagas po yan. Okay guys, thank you for watching. Sana po nagustuhan niyo po ang aking video. Paki-like naman po ng aking video at please subscribe my channel. Paki-pindot na rin po dyan sa baba yung subscriber, then yung katabi po niya na bell, notification bell, para po pag nag-upload po ako ulit, so notified ka po.